Mabuhay! Welcome to Philippine Airlines. This is the pre-boarding announcement for flight PR75 to South Korea. We are now inviting those passengers with small children and any passengers requiring special assistance to begin boarding at this time. Please have your boarding pass and identification ready. Regular boarding will begin in approximately 10 minutes time. Thank you. Kung bago ka pa lang sa channel neto, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nagsalita ang announcer at tumayo na ang isang matandang babae. Mrs. Mary Chavez, para tumungo sa departure area. Habang tumutungo sa departure area, tinititigan siya ng mga tao at agad na hinusgahan ang kanyang kasuotan. Paano ba naman? Ang suot kasi ni Mary parang suot ng isang pulube. Nilapitan siya ng isang gwardya at mahinahon siyang tinanong, "Lola, okay lang po ba kayo?" May respeto ang tono. "Okay lang ako, iho." "Naliligaw po ba kayo? Asan yung kasama niyo po?" tanong ulit ng gwardya. "Ah, ako lang mag-isa at hindi ako naliligaw," sagot ni Mary na kalmado at nanginginig na ipinakita ang boarding pass niya na nagsasabing, "Nasa business class." "May boarding pass ako," dagdag niya. "Ganun po ba? Tulungan ko na po kayo," sabi ng gwardya at siya'y inalalayan patungo sa departure area. Nang makarating na sila doon, iniwan ang gwardya si Mary para bumalik sa trabaho. Naupo ang matandang babae sa tabi ng isang mukhang mayaman na lalaki. Tumingin siya sa kanyang paligid at nagulat na nagsalita ang katabi niyang lalaki. "Kayo lang po, Lola?" tanong niya. "Oo, ako lang," sagot ni Mary. Dahan-dahang inikot ang ulo para tingnan ang lalaki at sumimangot ang lalaki. "Wala po kayo kasama? Kahit anak?" "Wala, ako lang." Sumimangot lalo ang lalaki at iniisip, dapat hindi siya iniiwan mag-isa. Tumayo ang lalaki at pinapasakay na sila. Tinapik niya si Mary. "Lola, tulungan ko na po kayo," sabi niya. At inakay si Mary papunta sa eroplano. "Ay, maraming salamat," sagot ni Mary. Nang makasakay, ang flight attendant naman ang umakay kay Mary. Tiningnan ng flight attendant ang boarding pass ni Mary at nagulat nang malaman niya na business class ito. Hindi halata, isip ng flight attendant, at tinulungan si Mary pumunta sa assigned seat niya. Nakarating na sa assigned seat sina Mary at flight attendant. Pero bago pa makaupo si Mary, ay nilagyan ng bag ang kanyang upuan. Ito ang bag ng kanyang magiging katabing lalaki. "Business class po ito, hindi economy," sabi ng lalaki. Mayaman din ang dating ng lalaki, pero may pagkabastos din sa iba. "Ah, yes, I know, Mr. De La Cruz, at dito po naka-assign si ma'am," sagot ng flight attendant. "What the hell? Eh, hindi ko hahayaan ang isang beggar looking tumabi sa akin," sabi ni Mr. De La Cruz. Tiningnan si Mary na may pandidiri. Ang ibang mga pasahero ay tumingin at pinanood ang nangyayari. May mga iba na naawa kay Mary at may mga iba na nainis sa abala ng matandang babae. "Pero sir, I don't care. I'm not letting her sit next to me," interrupt ni Mr. De La Cruz sa flight attendant, at sumimangot ang flight attendant. "Hindi na siya nahiya? Mukhang pulubi na nga, uupo pa siya rito sa business class," dagdag niya. Sumimangot din si Mary at nagdesisyon na siya na lang ang mag-a-adjust. "Sige, iha, ilipat mo na lang ako sa economy class," sabi niya sa flight attendant. "No, it's unfair," may sumigaw.
Napalingon lahat sa direksyon ng boses at nakita ang lalaki na kausap kanina ni Mary. Tiningnan ng lalaki si Mr. De La Cruz na may pandidiri rin. Bastos ka! Ikaw yung hindi na nahiya. Matanda yung inaaway mo. Hindi ka marunong rumispeto. At sa mga sinabi ng lalaki, nahiya si Mr. De La Cruz. Inalis niya ang bag niya sa upuan at hinayaan umupo si Mary. Habang naupo si Mary, hindi niya napansin na bukas ang kanyang bag at nahulog ang isang litrato. Napansin ito ni Mr. De La Cruz at pinulot ang litrato. Ito po, sorry po sa kanina. Ngumiti lamang si Mary. Ang importante ay natuto ka. At salamat. Sagot niya. Kinukuha ang litrato. Anak niyo po? Tanong ni De La Cruz at tumango si Mary. Siya yung piloto ng eroplanong ito ngayon. Kwento niya. Nakakatuwa na kahit hindi siya lumaki sa piling ko, ay matayog ang narating niya. Po? Nagtaka si De La Cruz sa sinabi ng matanda. Laki kasi kami sa hirap. Apat kaming magkakapatid. Tapos yung bunso ay may sakit sa pag-iisip. Nagsimula na sa kwento si Mary. Namatay yung tatay ko sa murang edad, kaya nalipat halos sa akin lahat ng responsibilidad. Kasi kailangan magtrabaho ng nanay ko. Kaya tumigil ako sa pag-aaral para alagaan ang mga kapatid ko. Simula doon, nakinig halos sa kanya lahat ng pasahero. Akala ko nga magiging matandang dalaga ako kasi nasa bahay pa rin ako at wala pang boyfriend noon. Habang yung dalawa kong kapatid ay nasa ibang bahay na at kasama ang mga asawa. Tapos nakilala ko si Francis. Siya yung first love ko. Pero nung ikakasal na kami, may nangyari sa kapatid kong bunso. Tuloy ni Mary. Sinunog niya yung bahay namin. Sinubukan ni Francis na iligtas siya. Pero wala. Pareho silang namatay sa sunog. Kaya kami na lang ni nanay. Tapos ilang buwan nalaman ko na buntis ako. At ang ama ay si Francis. Kaso nga nung nagbuntis ako, nagkaroon ng sakit ang ina. Nagkaroon ng demensya. May mga oras na susubukan niya ako patayin. Kaya hindi rin maayos ang pagbubuntis ko. Hanggat sa iniluwal ko na ang bata, si Kevin. Natatakot pa rin ako kasi baka kung anong gawin sa kanya ni nanay. Nakikinig pa rin ang lahat kay Mary at halos naluha sila nang malaman nila na pinaampon ni Mary ang bata para protektahan ang bata. Nalaman nila na patuloy inalagaan ni Mary ang nanay hanggang sa kamatayan ng ina. At doon daw pinagdesisyonan ni Mary na hanapin ang anak. Salamat sa tulong ng mga nasa gobyerno at sa KMJS. Nahanap ko yung anak ko. Nagkita na kami noong naging 80 na ako. Magkikita uli kami ngayon. At alam ko sa sarili ko na pwede na akong magpahinga ng masaya. Tinapos ni Mary ang kwento. Naluha ang lahat, pati ang flight attendant na nakarinig ng kwento. Kaya't pumunta siya kung nasaan ang piloto at ibinalita ang nangyari. Maya-maya pa, narinig ang boses ng piloto mula sa mga speakers. Magandang araw sa inyong lahat. This is your captain speaking. Gusto ko lang ipaalam sa inyo that not everything goes in a great plan in your life. But you can always make things right. Like how my mother decided na ipaampon na lang ako. Though nagalit ako, but I realized that she did it for my own good. I love my mother very much. She is a good woman. And Mama, matagal na kitang ipinatawad. End of the announcement. Natapos ang flight at agad pumunta sa business class cabin si Kevin, ang piloto. Niyakap niya si Mary. Naiiyak.
Lahat ng nanonood ay napaluha. Ngumiti si Mary at ibinigay ang isang pamanang kwintas kay Kevin. Para sa'yo, anak. Masarap sa pakiramdam para kay Mary na tawagin si Kevin, anak. Ngumiti si Kevin. Maraming salamat po, Mama. Kung bago ka pa lang sa channel neto, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!